Na tayo sa naglalaki ang mga balita mula sa nangungunang mga payagan sa buong kapuluan. Manila Standard Fight versus Delta near endgame. Story naman ng developing star. Mayor Isko throws hat into presidential race. Banner story naman ng Manila Bulletin, extend voter registration. Senators urge COMELEC to act to avoid disenfranchisement. Tuloy ang Pasko. Ayan, so, tuloy din yata yung eleksyon. Kasi mainit ngayon. Na mainit ng pinag-uusapan ngayon. Mga nagdideklara na ang iba't ibang mga presidential hopefuls o mga aspirants natin. Yung mga vice presidentiables natin, hinihintay pa natin. At iba pang mga senatoriables, ano, mga kasama. Tama ka dyan, Papa Gans. Ang mga nagdeklara na. Dito, ha? Go ahead, dahil ang labanan ay nasa social media, around 25 to 30%. Yung ground game naman, yung traditional media, around 70%. So, sa lahat po ng mga mahilig po sa magsuserve sa social media, tingnan kaagad natin ang track record ng mga tumatakbong kandidato. Hopefully, maging matalino na ang lahat sa susunod na eleksyon, lalong-lalo na sa pagpili ng mga susunod na leader ng bansa. Tama ka dyan, Tito Alzo. So far, ang mga nasa presidential race na, mga una na nagdeklara, Senator Ping, Senator Manny Pacquiao, at mamayang araw, opisyal na magdedeklara, itong si Mayor Isko Moreno. So, unti-unti na nating nakikita ang mga pangalan ng tatakbo sa mga matataas na posisyon o pinakamataas na posisyon sa ating bansa. But meanwhile, syempre, nasa pandemic pa rin tayo. Ingat-ingat pa rin po tayo. Ang magandang balita naman ay bumabangga na nga itong reproduction rate. Hindi ba, Gab? Right. At yun nga, nabanggit ni Tito Alge, magparehistro tayo. Pero sa ating pagpaparehistro, sumunod tayo sa health protocols at matalino at tamang pagboto po sa 2022.